Bilang mga Kristiyano, it is our joy and responsibility to share the gospel to other people. But everyone is on a spiritual journey. Kaya if you want people to know Christ, maganda din that we know where they are sa spiritual journeys nila. Pero hindi ito madali. Not everyone will easily share the deepest desires of their hearts. Their deepest longings. Their deepest dreams. Or anything that we can use as springboard for the gospel. Kaya ngayon, may gusto kaming ipakita. Ito ang aninag. Ting! Ang aninag cards ay isang set ng pictures that we can use to creatively spark spiritual conversations. Meron ding iba't ibang version sa iba't ibang bansa. USA, Malaysia, Singapore, at ang aninag ay ang very own version natin dito sa Pilipinas. Pre-evangelistic tool ito to initiate spiritual conversations with people. And by people, we mean all kinds of people. Bata. Matanda. May ngipin? Walang ngipin. May pustiso. May braces. May love life. Heartbroken. In a relationship. In a complicated relationship. Basta gets nyo na yun. All kinds of people from all walks and talks of life. Tara, panoorin nyo kami ni Melay kung paano namin ito gagamitin. Step 1. Paano ipapakilala ang aninag? Maraming paraan yan, depende sa kausap mo. Person A, yung hindi mo pakilala. Hello? Ako nga pala si Kuya Jong. Graduate ako ng BSY. Okay lang ba kung samahan kita? Ito kasi yung tinatawag namin kanina. Ginagamit namin to para mas makakilala yung mga taong kagaya mo. At malaman din kung nasaan sila sa kanilang spiritual journey. Okay lang ba na gamitin natin to? Person B, yung kaibigan mo na. Uy pare, meron ako ditong aninag. Set to ng mga images kung saan mas makikilala pa natin ang isa't isa. Ano, gusto mo ba gamitin natin? Based from others' experience, minsan may person C. Yung mga maka-curious kung ano ang aninag, kaya bigla na lang lalapit sa'yo para tanungin kung ano yung hawak mo. Uy, kuya, ano to? Ah, yan. Yung aninag yan. Ginagamit namin yan para mas makilala yung mga tao. At saka makita na rin kung nasan sila sa kanilang spiritual journey. Ano, gusto mo gamitin natin? At pag tinanong ng kausap mo, para saan to? Ito ang pwede mong sabihin. Uy, yung mga sagot mo dito, mas matutulungan pa kaming malaman kung ano nga ba yung desires ng mga tao in life and spiritually na rin. Friend, suggested responses lang naman yung mga yan. Pwede mo rin i-introduce ang aninag in your own personal way. Ang dapat mong tandaan dito, connect! Gaya sa cellphone, hindi ka makakatawag kung wala kang signal. Gaya sa Facebook, hindi ka makakapag-chat kung hindi ka konektado sa internet. Kaya connect with the person. Be genuinely interested. Maghanap ng common ground para alam mo how to connect with the other person. Connecting is very crucial if you want a meaningful conversation. Ngayon, pumayag na siya to go through aninag with you. Anong gagawin mo? Step 2. Ilatag ang mga cards at sabihin sa kanya mga instructions. Ayan, Razel. Magtatanong ako ng 5 tanong. Tapos, sasagutin mo through the use of these pictures. Bahala ka na sa own interpretation mo ng mga pictures na yun. Okay ba? Okay. At dyan na magsisimula ang tanungan. Ito ang mga possible questions. Ayan, question number 1. Pili ka naman, Razel, ng 3 pictures na magde-describe ng life mo ngayon. Bigyan siya ng panahon para mamili ng mga litrato. Kapag nakapili na, ipa-explain mo sa kanya bakit niya pinili ang mga litratong yun. Maaari ka rin pumili ng sarili mong litrato. Just be natural and conversational. Pwede ka rin mag-comment, magtanong ng mga additional questions. Just be sensitive dun sa kausap mo, lalo na kay God. Okay, next question, ano naman yung 3 bagay na hinihiling mo na sana totoo sa buhay mo ngayon? Question number 3, how would you describe God? Pili ka ng 3 pictures. Ngayon naman, pili ka naman ng 3 pictures na nagde-describe kung ano yung mga na-experience mo ngayon spiritually. Last question, ano naman yung 3 bagay na hinihiling mo na sana totoo sa spiritual life mo? You can ask different questions. Questions that will reveal the inner desires and longings of their heart. Like, what is happiness for you? What is missing in your life? Para kanino ka bumabangon? Makinig ka sa sinasabi ng kausap mo. Ang key sa step 2, listen. Pakinggan mo ang mga wishes, dreams, hopes, and frustrations niya. Listen! Makinig ka! This will help you discern if God opens the door for further spiritual conversations. At kung may na-sense kang spiritual openness sa kanya, edi go, continue the conversation. So, how do you continue the conversation? Step 3. Panoorin natin to. Uy, maraming salamat ah, lalo na yung pagkukwento mo sa akin nung journey mo ngayon sa life. Pero medyo na-curious na ako dun sa isang problem na na-share mo.
Okay lang ba kung i-share ko din sa'yo kung paano ako natulungan ni God going through the same struggles? And then you can share your testimony to the person. Ang key dito, find a springboard. Ano sa mga sinabi niya ang pwede mong gamitin para i-share si God sa kanya? And if he is interested to know more, maaari mong i-share ang gospel through your own testimony. Kita mo? Ordinary conversations open doors for spiritual conversations and the possibility to lead that person closer to Christ. Yan ang basic use ng aninag. But wait! There's more! Kung first time yung mag-meet formally sa discipleship, you can use this tool to get to know each other. Ask another set of questions, gaya nito. So ngayon, Arvin, pumili ka ng picture na nagpapakita ng buhay mo ngayon. So ngayon naman, pumili ka ng picture na nagpapakita ng relationship with your family. Ngayon naman, pumili ka ng picture na nagpapakita ng dreams mo sa buhay. Ngayon naman, pumili ka ng picture na nagpapakita kung ano expectations mo habang nag-meet tayo as disciple and discipler. Personally, I also use this tool to help my disciples process and debrief every end ng semester or ng school year. I ask questions like, ano kaya yung top 3 things na tinuro sa'yo ni God this year? Or ano kaya yung mga bagay na in-expect mo pa from God next semester? Mga ganun kinds ng questions. Ako naman, ginagamit ko ito sa mga mission trips because it is non-threatening and fun. Pwede rin itong gamitin to share the four spiritual laws. Yes, kung familiar kayo sa four spiritual laws, hanap lang kayo ng pictures that can represent those laws. Take a look at this. Law 1, God loves you and has a wonderful plan for your life. Law 2, man is sinful and separated from God. Therefore, he cannot know and experience God's love and plan for his life. Law 3. Jesus is God's only provision for man's sins. Through him, you can know and experience God's love and plan for your life. Law 4. We must individually receive Jesus as our Savior and Lord. Then, we can know God's love and plan for our lives. Marami pang ibang uses ng aninag. Just be creative and innovative. Sabi nga nila, creativity is not a talent but a way of operating. That is why you don't need to be an artist to use this effectively. Just the desire to be used by God to connect to other people. At kung may naisip pa kayong ibang uses ng aninag at kung paano ito nakatulong sa inyo, share niyo naman sa amin. Visit our website and share your aninag experience with us. Remember, aninag is not a magic tool but it is very useful if you know how to use it effectively. Pinakamahalaga sa lahat, ang aninag ay pinaikling anihin ng sinag. To catch the light. As we enter the spiritual journeys of people, we pray that they too will catch Jesus, the one true light.